you started playing basketball? Nag-start ako maglaro nung, like, magsi 16 years old ako. Actually, I'm not into basketball. So, yun, mahilig ako mag-computer, like, computer games. Then, nung tumangkad ako, after kung magkaroon na magkasakit, dahil nagkano ako eh, nagkaroon ako ng bone spur sa tuhod. So, after kung gumaling doon, matanggad na ako sa mother and father ko. So, yun. Nakita ako nung tito-tito ko sa amin, sa Rizal. Then, in-encourage niya ako mag-basketball. Yun, naglaro kami sa church na may liga yung church na. Then, yun, lagi niya na ako sinasama sa liga. And nag-start ako mag-basketball doon. Tawa naman ako kasi sabi ko para dito kasi yung height ko nga mas malaki compare sa ibang mga bata. Why you choose LPU your college school? Actually, LPU is my fourth college school. Yung first ko is ECT, then I went to Trinity. Then I transferred to UST. Then, after UST, nagkaroon lang ng minor problem. Then, I chose to go to San Sebastian first. Pero, wala eh. Hindi pala ako talaga para dun. Kasi, like, that time, like mga 2012 pa tayo, hindi ko maalala, hindi ko lang ma-reflect. Sa mga banking is uso pa yung yung ipitan ng papers, di ba? Like ngayon, hindi na pwede kasi may kaitaan ulit na, di ba? So, yun, dahil magkaibigan si Coach Pido at si Coach Bonnie na si Coach Pido yung coach ko sa UST noon that time. Tapos, si Coach Bonnie sa LCU. So, may tumutulong sa akin na parang nag-guide-guide sa akin about basketball. Sinabi niya sa akin, magbabanti ako. Sabi niya sa akin, hindi natin makukuha yung favorite mo kasi dito ako gusto ng dalhin, dito ako gusto ng papuntahin. So, yun. To make the long story short, yun. Napunta ako ng Lyceum dahil magkaibigan si Coach Pido at si Coach Bonnie. Alam mo naman yung circle of friends nila, yung super friends kung tawagin nila, di ba? So yun, doon ako napad-pad. Sabi ko, and then sabi din ng handler ko pala is, same lang din naman eh, NCAA. And maganda dito sure na makakalaro ako kasi wala silang big man dito. So yun, sabi ko sige, doon ako pumunta. Kaya napunta ko ng Lyceum. Actually, hindi siya choice. Kumbaga ba, wala na akong choice talaga kung di pumunta ng Lyceum. Kasi, yun, about niya sa papers ko. And then, good thing naman, dahil maganda rin naman yung nangyari. Yun, medyo ayun. How's experience playing in NCAA? Iba pa rin yung college kung first of all. Yung daya na nabibigay mo. College game. Although, pro is a pro. Siyempre, hindi naman tayo forever bata eh. Diba? So, yung mga time na college days ko, siyempre, yeah. Masaya, nandun yung hirap, siyempre, lagi. Kasi, nakakapagod talaga pag college, takbo. And lalo na sa NCAA, yung physicality ng laro is iba compare sa ibang college leagues, diba? So, for me, super memorable. Then, hindi ko rin pwede basta-basta kalimutan.
kasi doon ako nang galing, doon ako nagpumula. So, kailangan lagi ko sa puso yung mga natutunan ko doon sa mga coaches ko, naging teammates ko. Yeah. How's the feeling drafted in the PBA? Feeling drafted? Sobrang asin, sobrang nakakawala ng bago. Then, yung feeling na ano, nandun ka sa point ng buhay mo na yun na hindi naaabot ng lahat ng player. Hindi na a-achieve ng last player. Kasi, maraming players sa Pilipinas ng basketball. And then, isa ako sa mga maswerte na nagpa-drop sa PBA then nakuha. So, yung time ng drafting, yung draft night, so, parang nung hindi pa tinatawag yung pangalan ko, parang gusto ko na lumubog sa upuan eh. So, alam mo yun, parang anytime hanggat di pa natatawag yung pangalan ko, parang ang laging nasa isip ko nun, pang matatawag ba ako, pang ilan pa ba ako, or what. Basta sobrang mixed emotions, hindi mo ma-explain. And then, sobrang saya mo nung natawag yung pangalan. Kasi, yun yan, kaya sabi ko kanina, hindi naman lahat ng players ng Pilipinas nagkakaroon ng opportunity, mga pag-basketball, mga paglaro ng PBA. So, yun, sobrang saya. Sobrang sarap. How's your rookie season in Northport? Yun, new chapter for me. Sabi ko, kailangan may mapatunayan din ako. May mapatunayan ako na as a player na hindi lang ako pushovers or kung ano man kung ano man yung mga issues ko nung college na hindi nagpaganda ng draft class ko nun, nagpababa sa draft class ko. So, sabi ko, kailangan pagtungtong ko ng pro, may mapatunayan ako, hindi lang sa sarili ko, hindi sa mga taong naniniwala din na yun, I work hard every time. Yun. And then, from third group, syempre, hindi naman ako rookie na pagpasok ko ng PBAs, magaling na ako eh. Diba? Hindi naman ako like mga Kipper Ravena or San Hardiner ng draft class namin. Alam ko na kailangan kong i-earn lahat ng spot, ng trust ng mga coaches, mga teammates ko. So, I work hard. So, yun, from third group, at least kahit pa paano na-achieve ko yung mga first group ako ng some ilang games lang, pero diba, as a rookie, and then from nothing, mag-first group ka, mag-first type ka. So, for me, napakalaking achievement ko yun sa career ko na earn ko kahit pa paano yung trust ng mga coaches. I'm not expecting anything eh. Kasi, like, may contract pa ako nung that time. Parang, I have 2 years pa. Kakarinyo ko lang sa Northport. And after, hindi ko maalala kung anong conference. After one conference, nag-try. Hindi ko alam kung nag-try ang suwami sa amin or parang kinuha si Wami, then suddenly bigla akong chinat ng liaison namin, liaison officer namin na outlet break ko na dito na kahit kayo lang yung tawag niyo, parang magulat ako and then excited. Magulat ako na may pagka-excited kasi that time, parang nasa bottom din yung Colombian team. So,
sabi ko, dito siguro mas makakalaro ako, mas makukuha ko yung playing time na hinahanap ko. And then, yun. Siyempre, nandun ka na sa pro eh. So, kailangan magtrabaho na magtrabaho. Then, hindi naman ibibigay sa'yo yung playing time na gusto mo kung hindi nila makikita yung work mo na pinagtatrabaho at makukuha. So, yun. Kahit pa paano, nung na-trade kami, maganda naman yung pinakita namin. Maganda rin yung pinakita ng team namin. So, yun, masaya. Masaya talaga nung na-trade kami rin. Siyempre, mas nakakalaro na kami compared to sa nung sa Northport kasi umabot na ang dami ng big man, big line. Nandun na si Odao Bua, nandun na si Bradwin Ginto. So, parang ako, sabi ko, hindi na ako masyado nakakalaro. So, ako, nag-aas sa player, siyempre, mas gusto mo maglalaro ka kaysa nakaupo ka lang, di ba? So, yun, masaya ako nung na-trade ako kasi alam ko makakalaro ako. How's experience playing in Terra Firma? Terra Firma, sobrang dami yung experience. Good and bad. So, ano lang natin yung bad, tanggalin na lang natin. Siguro, yung mga goods na lang na, maliban siguro dun sa, siyempre, pandemic, hindi natin gusto lahat yun. Diba? So, they give me a chance to play. They give me a chance to redeem myself again and again. So, yun, masaya. Lalo na nung bubble. Siyempre, yung mga team na barely namin natatalo sa Northport. And Colombian gym noon, nung bubble, natalo namin. Like, San Miguel eh. In Ebra. So, yun. Masaya. Then, nakapag-compete ako, like, nakapaglaro ako ng maayos. Yung mga idol ko dati na napapanood ko lang, nakakalaboran ko lang. So, mas masaya kasi nakakalaro ko na eh. So, mas ano yung pakaramdam ko mas magaan. Who as PBA teammate you learn the most? Yung first time ko, naging teammate ko si Gabby. So, marami rin siyang Gabby Spinner. Marami rin siyang naituro sa akin. Marami rin na-share sa akin. And then, after that, nung na-trade niya ako sa Terra Firma din, si Kuya Alex, kapag not, is na-trade din namin. So, yun. Lagi kami nagpukunduan ni Kuya Alex. Then, marami rin yung na-share sa akin. So, about experience. And Kuya Aldridge pala. Kuya Aldridge din. Lagi ko rin tama ako. So, like, once, nagpunta pa kami ng Cebu, nag-training kami coach, ano, Jeff Codera. Train sa Golden State din. Na kumpara rin namin. So, yun. Nung Terra Firma, si Redent Zelda. Dami din eh. Like, yung rookie year namin, kami lagi magkasama ni Gong, si Lervin Flores. So, yun. Sila yung mga ano namin, mga idols. Who is best import teammate you ever had? I choose Prince Ibe. Yeah, Prince Ibe. Sobrang bait. And sobrang laki niya. Sobrang haba niya. At iba yung binigay niya na boost doon dati sa Northport kami. So, parang nag-number 2 ata kami nun sa elimination na nag-number 2 ata kami. Yun, sobrang laki kaya lang. Sa kahit mangaba niya, medyo short kami sa personnel ng time na yun. Nakalaban namin San Miguel din. So, talagang ang hirap mag-expect na tatalunin namin yung San Miguel. Twice beaten kami. Yun.
So, for me, Prince Ibit. Bukod sa mag-size kami ng pa, binibigay niya ang tapats. magaling din talaga. Yun lang, that time ata may injury ata siya ng shoulder niya. Kaya, pagdating sa mga foul shots, medyo hirap siya. Kasi hindi niya nagagamit yung shooting hand niya talaga. So, yun. Nice then. Si ano rin, Lester Prosper, okay din naman. Pero for me, Prince Ibit. Top 3 toughest opponent PBA players. From 3 to 1 ba ito? Opo. Opo. Okay. Number 3, siguro on my position. Nahirapan ako kay ano. Kuya Bow. Kasi sobrang dali yung Kuya Bow mag-gano. And then, iba yung basketball IQ niya. Kahit sabihin natin, alam naman natin yun. Wait, Kuya Bow. Diba? Alam niya gamitin yung katawan niya, alam niya kung paano kumilos ng ayos. So, yun yung for me, number 3. Number 2, ito on my own experience lang din naman. Motaw Tua. Siyempre, in my position din. Then, teammate ko rin siya sa Northport niya, Global Port Northport. So, lagi ko siyang kapagbagan din sa Hintayo eh. So, ang hirap din. Bandera siya kasi may shooting, mabilis din. Diba? Tapos, maganda kumalaw sa post. Yeah, siya yung number 2. And siyempre number 1, go Junmar. Wala nang question doon, number 1. Iba yung Junmar Pardo. Ano yung nakikita sila sa TV na nilalaro? Junmar Pardo, ganun talaga niya. Ang bigat niya, ang galing niya, may shooting. Iba, traditional big na sobrang hirap bantayan. So, ako, lalo na ako, 6'5 lang ako, and then si Kuya Junmar, 6'10. So, banggaan. Pero, iba pa rin yung matangka rin, I think smite pa rin sa basketball. Then, ganun pa yung touch niya. Napakaganda, napaka-smooth. So, for me, siya talaga yung number 1. Who is PBA coach you learn the most? Which I learned the most. Siyempre, Godfrido. Marami ang nagtutunan sa kanya. Lalo nung pro year ko. Siyempre, alam naman natin si Godfrido na magagalit din talaga yung murahin niya pag mali yung ginagawa ko. Pero, at the end of the day, maugulat ka, minumura ka niya sa court, pero ipapasok ka niya, gagamitin ka niya. Kumbaga ba, papabawihin ka niya. So, yun. Marami siyang naturo sa akin bilang sa basketball. Yun. For me, si Coach Budo, yung pinakamaraming. Bukod kay, siyempre, kay Coach Bonnie Ibernay. Diba? Pero, kumbaga ba, si Coach Budo yung pinakamaalala ko rin lagi. Yun. Masaya, kasi kahit murahin ka niya talaga, okay lang eh. Kasi alam mong gagamitin ka niya eh. Diba? Yan lang maganda ay Godspeed. Huwag gagamitin ka niya, pero dapat pakita mo na lalaban ka. Kaya pag hindi ka lumaban, hindi ka niya gagamitin. Diba? How's experience playing in MPBL now? Ngayon, sa totoo lang, lumipad ako yung PBL kasi gusto ko pa maglaro eh. So, ngayon, nakakalaro na ako ng Mayos. And then, bagong environment, bagong coaches. So, masaya, happy pa rin. I'm so happy kasi siyempre, gusto ko rin naman makita ng mga anak ko na ay, si Daddy naglalaro yan dati, si Daddy player yan. So,
alam mo yun, ayoko na lang makita na ano na na nasa record na lang yung mga laro ko dati. So, gusto ko kahit paano ngayon nagkakautak na yung mga anak ko. Gusto ko kahit paano makita naman nila na yung daddy nila naglalaro ng basketball. Although, hindi na sa PBA. Pero, hopefully, makabalik tayo sa PBA. Magkakaroon ng ganito ay natin, di ba? Eh, PBA is PBA. Diba? So, yun. Ang sarap dito sa MPBL kasi nakakalaro ko ng maayos and then pag nagpupunta sa ibang lugar ang dami ka. So, minsan, kahit hindi mo na ano yan eh, home crowd, kahit ibang team na crowd yun, minsan mapapacheer sila sa inyo. So, mas masaya, mas nakaka-boost ng energy. Like, sa PBA dati kasi, pag inebra lang talaga eh. Di ba? Pag talk and text lang talaga eh. Di ba? Sila lang yung may mga fans eh. Kami, kung hindi sa family member namin dati sa Terapirma, wala na kami yung fans. Diba? So, yun. Masaya dito sa MPPN. Why you choose jersey number 22? 22 before, I'm 28. Birthday ko, birthday ko yung 28. Birthday ng dalawang anak ko kapabae yung 18. I choose number 22, anniversary namin ng tao ko, ng wife ko. And then, birthday din ng, ano, bunso ko. So, yun, kaya ako ng number 22. Last question, top 3 best centers right now. Number 3 ko si ano, si Cristal Porcini na although stretch, ano siya, stretch 5, diba? Kaya yung Tumira. Kaya kasi, magaling sa black shot to for each end. Number 3 ko. And then, Number two is Joel Embiid. Joel Embiid, siyempre, big style eh. So, pabok si Joel Embiid. Okay pa rin. Galing mautak. Number one ko, siyempre, yung Joker. Diba? Two, three times MVP. Tama ba? Diba? So, bibira lang. Thank you for watching.